Hello guys! Welcome na naman sa another episode ng aking YouTube channel. Okay? Mga kaibigan, ngayon, ang ipapakita ko sa inyo ay ang paggawa ng sweet and sour chicken. Una mga kaibigan, ang ating sangkap or ang ating ingredients ay syempre ang ating chicken. Mga kaibigan, pagbibili ka ng chicken sa palengke or sa supermarket, hawakan nyo ho ito kasi para ma-check natin kung sariwa pa. Hawakan nyo para ma-check nyo kung slimy na ba siya. Kasi pag slimy na, when we say slimy mga kaibigan, medyo madulas-dulas na. So, hindi na ho sariwa yon. So, dapat din mamula-mula mga kaibigan. Kasi minsan sa palengke, nadadaya tayo sa ilaw mga kaibigan nung tindahan nila, ng pwesto nila. Alright? Siyempre, yung ating chicken mga kaibigan, tinanggalan ko ho ng balat. Kasi nga, siyempre, para yung cholesterol hindi natin makain kasi yung too much cholesterol sa ating mga katawan ay hindi maganda mga kaibigan. So ayan mga kaibigan, pinkish cubes chicken, alright? Tapos mamaya mga kaibigan, ihahalo lang natin yung ating flour na may kasamang asin sa ating chicken. By the way mga kaibigan, yung ating chicken ay drained ho ito. So mga kaibigan, na-drain ko na ho siya. Igigisa natin sa sibuyas. And of course, para mas magkaroon palalo mga kaibigan ng lasa, we will be using Del Monte tidbits mga kaibigan, 2 packs. Patatas or potatoes, ilalagay na natin yung ating carrots at syempre yung ating bell pepper. Mga kaibigan, this is a complete meal kasi meron na ho siyang protein, meron siyang carbohydrates dahil sa ating patatas and of course, we have also our vegetables. Friends, please do not forget to subscribe on my YouTube channel and please mga kaibigan, pakishare. Thank you. Yun mga kaibigan, ilalagay na natin yung ating flour na tinimflahan mga kaibigan sa ating drained chicken. So yun. Napakabilis lang ho nito mga kaibigan. This is easy to make. Pwede rin ho ito pambaon ng mga babies nyo going to school. Pwedeng pambaon papuntang office, papuntang work, kahit saan mga kaibigan. And of course, this is also recommended for catering for business purposes. Kasi nga, medyo matagal siyang masira, matagal siyang ma-spoil. What is the reason why? Dahil nga, sweet and sour, medyo maasim-asim. So yan, mga kaibigan, pwede nyo rin ho ito gawin sa pork. Sa chicken ko lang ho siya ginawa ngayon kasi nga ang chicken mabilis maluto. Okay? So mga kaibigan, mainit na ho yung ating kawali. Yung ating kawali na may mantika mga kaibigan. Inuulit ko lang ho, wala po tayo doon sa dati nating settings. Nandito po kami ngayon sa aming bodega. Nasa place of work po kami. Kaya medyo iba yung ating settings mga kaibigan. So ngayon dahil mainit na siya mga kaibigan, ipa-fry na natin yung ating chicken cubes. So, ayan mga kaibigan. Hintayin lang natin na mag-golden brown. At saka pag wala na siyang bula, ibig sabihin nun mga kaibigan, luto na po siya. So guys, ito na yung ating luto na na chicken, okay? So, fried chicken na ho siya mga kaibigan. Dahil ngayon, mainit na yung ating kawali mga kaibigan, maglalagay na po tayo ng oil. Konting oil lang mga kaibigan. Che-check lang natin kung mainit na. Lalagyan na natin yung ating bawang. Sorry, mga kaibigan. Hindi natin mag-aibigan na. Pag-aibigan na. Pag-aibigan natin yung ating chicken. Ating patatas. Bakit mga kaibigan? Kasi nga, medyo matagal maluto yung ating patatas. Star and salt. Lalagyan natin syempre ng tubig. Okay. Guys, ito na yung ating finished product mga kaibigan. So ito na yung ating sweet and sour chicken. Okay? Tingnan nyo naman mga kaibigan. Ang sarap, ang bango. Okay? So friends, please do not forget to subscribe on my YouTube channel and please share. Thank you.